Napakaganda po ng movie. Actually, dito sa personal account ko, pinost ko yung review ni Mr. Butch Francisco. Napakaganda po nung kanyang review, yung kanyang initial review dun sa movie. At napano sa Baguio yan, di ba? Umakyat din siya ng Baguio para panoorin yung Baguio. No? Special screening. So anong role mo dyan, Gerald? Anong role mo dyan? Tsaka, nahirapan ka ba sa mga sa shooting nyo? Yes, yung role mo. Ang role ko po dito ay si Christopher Lalan. Siya po yung lone survivor ng 55th Special Action Company. Siya lang po yung nabuhay dun sa group na yun. Oh, yes po. Tapos, ang hirap po. Ang hirap nung naging role ko dito. Ang hirap nung naging shooting. Kasi, sabi ko, grabe pala talaga yung pinagdaanan nila. And yung pinagdadaanan ng mga sundalo natin, napakahirap. Kasi, yung shooting pa lang, alam mo, ang daming mga nag-pass out sa cast. Dahil nakabilad kami sa araw, tanghaling tapat, January pa noon, talagang kainitan-kainitan. Tapos, in full battle gear kami, lahat yung suot mismo nung sasak, suot namin yun. Sobrang hirap, gumagapang kami sa tubigan, gumagapang kami sa maisan, gumugulong kami dyan, lahat naranasan namin, sobrang hirap. So, pero seeing the outcome ng movie ko, it's all worth it. Napakaganda po ng kinalabasan. Sobrang, actually, naparood kasi namin yung ano yung rough cut before itong private preview. So, syempre, wala ka pang ina-expect nun. So, ito na naparood namin yung preview. Ang layo, ang napakalayo dun sa rough cut. Napakaganda yung sound effects, yung cinematography, yung color grading, yung editing, lahat sobrang na-improve. Nakakaiyak. Sobrang may puso po yung pelikula. Yun yung abangan nila. And I'm sure sabik na uli ang ating mga kababayan na makapanood ng full-length action movie. Alam mo yun? Parang nagbalik dito yung mga 90s action movies. Napakaganda. Ang daming action. Ang ganda ng battle scenes. Ang ganda ng war scene yung sa maisan. So, abangan po nila. Mamasapano, Now It Can Be Told, produced by Buracha Film Productions. Abangan nila, napakaganda. Sana makapasok sa Metro Manila Film Fest. Hindi, nakausap po si ano eh, tinanong ko yan, yung Colcononi, kay Atty. Topacio. Yes. Tinanong ko sa sali ba sa Metro Manila Film Festival, parang nagbago yata ang isip nila kasi daw, ano, mabigat yung pelikula, yung tema, pag Pasko daw, dapat masaya yung palabas, parang ganon. Okay. So baka hindi nila ituloy sa MMFF pero hindi naman niya finally na ano na talagang inaano pero parang ganoon parang inaano niya okay oo so baka mapanood natin ng mas maaga. Hoping pa rin ako na ano hoping pa rin ako na isali kasi paano marami namang variety ng mga movies sa MMFF eh, di ba may mga masasaya ano so manood sila ng masaya oh after no manood sila ng masapano kasi baga hindi naman ito lang yung ipapalabas. So, pwede pa rin. May, tama, may nakakatakot, may mga ano, ganun. Yes, yes right. Po. At saka, no, maraming nag-aabang nito, Gerald, gustong malaman kung ano talaga nangyari sa Sub 44 dun sa fateful yes, thing na yes, yun. Po. Yes, actually, pero, ito yung napakaganda dun sa mamasapan ni, ano, ni Attorney Topacio. Kasi, ito ay purely based dun sa BOI report ni Mayor Benjamin Magalong. So, facts talaga to, lahat facts. Wala tong mga inimbento or kung ano man. Lahat ito ay nangyari talaga. Kung ano yung sinabi dun sa Bureau of Inquiry, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung lumabas sa investigasyon, yun lang talaga yung yun lang pinakita dito sa meeting. So, napakagandang insight po para sa mga kababayan natin. Tama po yung timpla ng movie. Hindi siya sobrang dramatic. Hindi rin siya sobrang magaan. Alam mo, tama-tama lang yung ano niya eh. Hindi siya nag-focus masyado sa sobrang drama o sa sobrang gaan din naman. So, perfect pa rin siya for me sa MMFF. Maganda siyang pantimpla. Saka, it will generate ng mas malaki sa box office kung sa MMFF siya mapapasali. So, hopefully, isali ni Attorney Ferdy. Sana, ano? Yun. Mm. Pero, G, kasi nabalitaan ko, parang tinimanda raw dahil sa illegal na pagsusot ng uniform ng SAP sina, ano, sina
Paulo Gumabaw, Rico Barrera. Mabuti hindi ka nakasama sa dinimanda. Oo nga eh. Ano ko nga yun, itong nag-shoot, nag-preview kami, nakausap ko sila. Parang ang naging problema ata, hindi dahil dun sa uniform, it's because parang nag-TikTok ata sila. Nag-TikTok ata sila, Paulo. Habang suot yung uniform. Parang disrespectful. Disrespectful dun sa uniform. Yun yung naging problema ata. Kasi kung yung uniform pong pag-uusapan, talagang yun po yung mismong uniform ng sa. Hindi yung mismo ng mga tao nagsa, pero yung design yun po talaga yun. Kasi si Attorney Ferdy Tupacio ay very close kay retired General Mayor Benji Magal. So lahat po yan, talagang detailed yan. Yung gawa-gawa po nung sa SAF, yun mismo yung kinuha ni Attorney Ferdy. So mismo talaga yung uniform na yun. Yun talaga yung design. I think ang naging problema yung acts na ginawa nila sa TikTok. Actually, parang naayos na ata yung gusot. Na okay na. Attorney, hindi naman sabi ni Attorney, hindi naman doon niya kami pababayaan. Siya na po yung umareglo ng problema. Okay na ata. Yun. Saka tawag nito, may permiso rin naman pag nakakuha naman sila ng permiso para isuot yung mga uniform na yan para sa pelikula. Yes, Yes po. Bago naman yan gawin, syempre, si Attorney ay isang abogado, alam niya naman po yan na kumbaga kailangan niya humingi ng permit. Kailan naman yung magiging preparation mo bilang tuwi sa Denmark at biyahe mo? Kailan naman mo paghahandaan yun? Bali, ito, ngayon nga sabi ko, ang hirap eh. Parang ina-underestimate ko tuloy yung Denmark. Pero after naman ng I will, I still have 6 weeks or less than 2 months to prepare. So yun ay pagkukukusan ko after nitong I will. Pero sa ngayon, nag-self-study naman ako ng Danish language. Sa YouTube, watching, yung sa culture nila, pinapanood ko yan. Pinaghahandaan ko na rin kahit papano. But as of now, ang hirap lang i-juggle yung thought na ito may gagawin din ako music. At syempre ayoko rin naman. Mapabayaan din po ito. Kasi gusto ko maganda yung maipakita and maipalabas namin sa October 14. Medyo kinakabahan ako kasi wala akong idea sa Danish language. Actually, kung yan ay German pa, kumbaga, familiar na ako. Pero dito sa Danish, mas mahirap daw siya. Mas mahirap yung language sa Danish. So, kailangan ko talaga paghandaan ng gusto. So, Pasko, December, nandun ka na sa Denmark or after Christmas pa? Yes po. Unfortunately, hindi po ako dito magse-celebrate ng Pasko bagong taon. Nasa Denmark na ako ng Christmas and New Year. Thankfully na lang, ayan, may mga video calls. Doon na ako makikiselebrate sa family. Baka Paskong Pasko at bagong taon, nag-rehearsal kami. Wow. Pagka ano ba? Pero wala nang rice cooker na dala, ha? Magdadala ka ba ng rice cooker ulit? Grabe. Comedy ako noon. Talaga nag-tripan ako ng mga kasama ko. Kasi baka ako magdala rice cooker, pwede ka naman magluto sa kalam. Oo nga. Pinilit ko pa pagkasayin sa maleta ko yung rice cooker na yun. Gerald, tanong ko lang. Kapag ka ba ganyan na nagpe-perform ka as twins, sa ibang bansa, di ba, malamig? May kaibahan ba yun sa boses mo? May epekto ba yun sa boses mo? Kapag malamig ang klima? Yes po. Actually, sa singer, kalaban ng singer yan, yung malamig na klima. Kasi may tendency manuyo yung lalamunan mo and magsasara yung vocal cords kasi sa lamig. Baga, parang sa atleta din yan. Kasi yung vocal cords po natin, parang muscle din yan. Kumbaga, ang atleta, di ba, kaya sila nag-warm up muna bago tumakbo. Alam mo yun, nagla-light muna, tol muna sila, and nag-stretching muna sila para warm yung muscles. So, ang tendency kapag winter, pag malamig, tumitigas yan. So, medyo mas mahirap kumanta. Yan, medyo worried din ako dyan kasi
Ngayon lang uli ako after 3 years. After 3 years, ngayon lang uli ako pupunta sa winter season. So, ayo, hopefully, makisama po yung boses ko. Anong mga